Sikat ngayon sa internet ang video ng isang paring nag-hoverboard sa loob ng simbahan. Ayon mismo sa pare, ginawa niya ito habang kumakanta matapos ang misa. Sabi ng CBCP, bahala na ang obispo ng pare na magpasya kung tama ba o mali ang ginawa nito. Makibalita tayo kay Rida Reyes. Naging viral sa social media ang video ito ng isang pari. Makikita sa video na mistulang nagmimisa pero agaw pansin, nakasakay ang pari sa hoverboard. Gamit ang hoverboard, lumibot pa ang pari sa loob ng simbahan habang kumakanta. Maririnig pa ang pagkamangha ng ilan sa mga dumalo sa misa. Galing, no? Agad umani ng iba't ibang komento ang naturang video. Hindi ako ang doon sa agri sa ganung. Concentration lang siguro ang medyo nawawala ng konti. Okay naman po. Kanya-kanya po kasi ano yan eh. Technique kumbaga ba para mas ma-encourage na yung tao para mas marami magsisimba. Tumangging humarap sa camera ang pari sa video na si Father Albert San Jose ng Our Lady of Miraculous Medal Parish sa Binyan, Laguna. Pero sa aming pakikipag-usap sa kanya sa telepono, sinabi niyang kuha ang viral video noong Christmas Eve Mass matapos ang misa. Naisip daw niyang gamitin ang hoverboard habang siya'y kumakanta. Hindi raw siya nagmisa habang naka-hoverboard. Bagaman iginagalang ng mga kapwa niya pari ang ginawa ni Father Albert, tila hindi ito nagustuhan ng ilan. Inappropriate yon, wala sa lugar yung ginawa niya. The Eucharist is the source and summit of the Christian life. It is the highest form of worship. So hindi pwedeng gamitin yung misa para magpatawa, para gumimik, para magpa-cute. Sagrado yung misa. Okay lang na mag-innovate ka, pero yung innovation mo, hindi na di-distract yung solemnity ng pagdiriwang. Mahalaga sa pagbibigay ng homily na ma-deliver mo talaga yung content. Kasi kahit na kung anong gimmick pang gawin mo dito, kung wala ka ng substance, walang silbi din yung homily mo eh. Ipaubaya rin ng CBCP sa obispong nakakasakop sa parokya ng pari ang pagpapasya kung may liturgical abuse na naganap. Rida Reyes, GMA News.